So, what's up mga Lods? Welcome back again sa ating YouTube channel. Dahil ngayon ay may ibibigay naman tayo na bagong mga idea. So, bago ang lahat mga Lods, kung ngayon lang kayo napadaan sa channel na ito, so, pa-subscribe sana bilang suporta sa ating channel. Kasi simula pa lang natin. So, maraming salamat. So, ito na nga mga Lods, yung ating poste. So ito yung natira sa 8 feet na binuhusan natin. Kasi yung ating forma mga Lods ay 8 feet. Kasi 8 feet lang naman yung plywood. So bali yan yung matira. So ang gagawin natin dyan ay yan ay isasabay natin sa buhos sa ating beam at saka sa slab. So ganyan po yung wastong pagbuhos. So hindi yan natin isagad doon sa level ng beam. Kasi mga Lods, kailangan talaga yan na isabay siya sa beam natin para mas lalong matibay. So nakita nyo mga Lods, mayroon na tayong level dito. So ang mga kahoy na yan, yan ay dyan natin ipapatong yung ating mga runner o yung purma natin sa beam na tinatawag natin na runner. So yan mga Lods, level na yan lahat. So tapos na natin buhusan sa first floor. Kasi nga hindi lang natin yan na video kasi na inabutan ng bagyo, hindi tayo nakapag update. Ito na yung ating ginagawa ngayon. Bali natag na ng bakal para sa slab. So malapit na din ito mabuhusan. Bali ito yung pang third floor mga Lods. Medyo mataas na to. Ngayon naman ay magbibigay ako ng konting idea or paraan kung paano natin ito tamang paggawa o paglagay nitong ating mga bakal sa slab. So kung napapansin nyo mga Lods, so ito yung ating slab, yung ating mga bakal. So kung napapansin nyo, ito yung pinaka bottom nya. Tapos sa susunod nito ay ito naman naka cross. Tapos ito yung pangatlo, nakapatong sa pangalawa. Tapos ito yung pangapat. So nasa ibabaw. So bali apat na patong siya. So yung sukat naman nito mga Lods ay yung una natin na pinakabutom. So ito yung pinakabutom natin dito. So yung sukat natin dito ay ginawa ko is 25 cm. So 25 cm yan. Tapos yung cross natin ito, ito yung bottom na cross, so 25 cm din. Tapos pangatlo natin na sapaw is ito. So nakaano din to, nakasintro siya, center sa 25 cm. Tapos sintro din dito. So at dito rin sintro. So kabuuhan niya yung kwadrado niya sa gitna, nasa ano to, mga 12 cm yung kwadrado niya. So kung napansin nyo, apat na sapaw to. So ito yung first natin. Tapos ito yung pangalawa, ito yung pangatlo, at ito yung pang ano natin, top. So pang last. So yan yung magandang paraan mga Lods sa pagbakal sa slab para matibay yung slab natin. Hindi siya parang tumatalbog pag pinagsakan natin ng mga mabibigat. So kung napapansin nyo mga Lods, wala na tayong nilagay dito na mga support bar or extra bar kasi maliit lang naman yung span na to. Hindi naman ganun kabigat. Pero kung malaking span ito ay meron pa itong mga support. Tapos dito naman ay hindi na natin ginawa na span sa gitna. Bali diretso na lang yung ating mating.
kasi maliit lang naman yung mga span. Madali lang naman ito sundan. Basta ganun lang. First natin na ladlad ng bakal ay distansya siya, mga 25 cm. Tapos 25 cm din papunta doon. Tapos sa susunod naman sa patong is isintro natin sa 25. Tapos yung cross, ganun din, sintro din natin. So bali, kinalabasan niya 25 cm lahat. Ito yung top natin, dalawa 25 cm, tapos sa ilalim 25 pa rin. So yan yung kinalabasan niya. Sa sukat naman mga loads na ginagawa ko na 25 cm, ay yan ay nakadepende pa rin sa plano. Kasi may mga detalye itong mating, kung ano yung nakasulat dun sa blueprint, yun pa rin yung ating susundin. Pero ito mga loads ay kasi para makasave kami ng konti, kaya ginawa ko ganito. Tapos yung bakal naman na ginamit natin is size na minimum. So yan lang mga loads, sana naman ay may napulot kayo kahit konting kaalaman ngayon, konting idea. So maraming salamat muli sa inyong panonood, and huwag kalimutang mag-subscribe kung gusto nyo yung mga ganitong video. So hanggang dito na lang, and see you in the next video.